Ternyata berlisan, berlisan, berlisan. Nah, kita bangun, bangun, bangun. Kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Hello everyone, so ito na po yung update sa trap pond namin. Kung mapapansin natin, yung kulay is medyo kulay green na po yung tubig. So yung kulay green na tubig is present yung algae. So mataas yung nitrate and phosphate ng tubig. Pero napapansin ko din na yung time na clear yung tubig, yung mga isda is palagi silang nagpaibabaw or parang kumukuha sila ng oxygen sa taas ng tubig. So ngayon na medyo green na po yung tubig, is hindi na sila hindi na sila kumukuha ng tubig sa taas. Parang comfortable na po yung mga isda dito sa loob ng pond na ito. So yun yung napapansin ko. So para maging natural din yung pond, nilalagyan namin ng kangkong. So nilalagyan namin ng kangkong para maging natural yung pond, at saka kinakain din yung kangkong ng mga isda. So yun po yung napapansin ko, parang nag-green po yung tubig. So present po dito yung algae. So yung algae po is nakakasama din yun sa isda kung masobrahan. So yung ginawa namin, nilalagyan namin ng kangkong, at saka yung tubig na din ito iginamit namin pang patubig sa mga bulaklak. Tsaka pinapalitan namin ng tubig. Kapag walang ulan, nilalagyan namin ng tubig galing sa faucet. So nilalagyan namin ito ng tubig galing sa faucet, pero pag may ulan, ginagamit namin yung tubig ulan. So may kami doon, may mga corrugated sheets. So yan po yung ilalagay namin dito pag ulan. So isa din sa cause ng algae, no, is yung pag marami daw isda sa isang pond. So ito ay 3x4 na gamit namin ay luna or trapal. So pag marami daw isda yung isang pond, isa din daw yan sa cause ng green na tubig o yung present ng algae, kasi maraming mga dumi yung isda sa ilalim ng pond na to. So meron naman kaming nilagay doon na parang drainage niya, na pag masubrahan sa ulan is doon na lang doon yung tubig pag masubrahan sa ulan. Tapos yung pond na to, meron kami nilagay dito na approximately 200 piraso na mga giant tilapia. At saka yung isda ko din doon sa may aquarium na koi, nilagay ko din dito. Kasi yung ibang koi ko, pag biglang mag-brown out at saka hindi mabantayan, namamatay yung iba. At saka yung mga koi na nilagay ko dito, hindi naman sila na namamatay. Kaya yung naisipan ko na dito ko na lang din ilagay yung mga koi fish. So yun yung na-observe ko, parang yung mga isda is parang masaya sila or parang comfortable sila sa tubig na parang medyo green. Kasi parang naibalik sila sa natural habitat nila. So yung nagasto namin sa pag-construct ng trap pond na ito is 560 pesos. So approximately yun. Yung ibang materials is recycled. So 560 lang. At saka yung mga luna na ginagamit namin, medyo manipis to na luna, so recommendable na yung mas mataas na, ay mas makapal na luna. So ang luna na ito is lang siya tig 800 pesos per meter, tapos 12 feet yung lapad nito. So mas mabuti na piliin yung mas malapad na type ng luna or yung trapal. So itong pond na to, matagal na din, mga almost 3 months na siya, 2 months mahigit ganun.
So hindi pa naman siya nasira. So kaya pa siyang ma-harvest yung mga isda dito. So plano ko din na pag ma-harvest to, papalitan ko ng mas makapal na luna para pang matagalan. So yun, nilalagyan namin ng mga mosquito net para mas ma-filter po yung mga bulaklak sa taas at mga dahon. Dati kasi nilalagay namin dito is dahon ng niyog, pero napapansin ko na parang sobrang sikip or parang walang, hindi maganda yung ambience pag sobrang madilim, kaya pinalitan namin ng mosquito net. Yun. Tsaka pag dati kasi yung ano pa, yung medyo clear pa yung tubig, yung mga isda pag ganito pag tanghali is nasa ibabaw sila, parang nangunguha sila ng oxygen sa taas ng tubig, parang kulang yung oxygen sa tubig. Pero ngayon na medyo birdy na yung kulay ng tubig, tsaka na lang sila magpaibabaw pag nilalagyan or pag hinahagisan ko ng pagkain. So yun po yung napapansin ko. Dito din sa pond na to, nilalagyan din to namin ng dalawang janitor fish. So nilalagyan ko din yun para yung ibang mga dumi dyan or mga algae na present dyan sa trapal, sa gilid-gilid ng trapal, ay kakainin ng mga janitor fish. Pero yung karamihan dito na isda is tilapia na more than 200 piraso, at saka meron din akong nilagay dito na koi na 6 piraso. So mga maliliit pa yung mga koi. At saka kung makikita natin yung medyo orange dito, yun po yung mga giant tilapia. Yan po yung mga giant tilapia. So yung mga koi is mga maliliit pa. Yan po yung mga giant tilapia.